Hey, hello guys! Welcome again to my Korean language. Welcome to my blog. Okay, welcome to my YouTube channel. Okay, so I would like to welcome everyone. Okay, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Okay, sa lahat ng mga nanonood. Good evening and good morning, good afternoon. Okay, so welcome, welcome, welcome tayo sa aking YouTube channel. Welcome to my Korean language class. Okay, so again, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, nakaka-like, at nakaka-click ng notification bell, subscribe muna po tayo, i-like, para sa mga susunod pang video, maging updated kayo. Okay, so ang lesson natin for today is just a continuation of formal and informal Korean phrases. Okay? Last time, yung part 1. Okay? Informal, formal, at yung more polite. Okay? So, today, continuation lang ito. So, again, I would like to welcome everyone. Welcome muna sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe again, please subscribe, like, and click the notification bell para lagi tayong updated sa mga susunod ko pang video. Okay, so ang number one ay, katulad ng nasabi ko nung nakaraan, lahat ng words sa Korean, kung paano makipag-usap, lagi yung merong formal, informal, o yung informal nila yung parang casual, parang ginagamit mo sa mga bata, ginagamit mo sa paano ka makikipag-usap sa mas bata sa'yo, sa nakakatanda sa'yo, sa mga kaibigan mo. So, sa Tagalog, yung may paggalang, paano ka makipag-usap ng may paggalang. Okay, so informal, formal, more polite form. So, informal pa din yan. So, again, ang number one sa English is good job. Parang yung pinupuri ka pag may ginawa kang mabuti, pag nakapasa ka sa exam, pag na-perfect mo lahat ng exam, sabihin mo sa kanya, good job. Okay, so dito sa salita nila is charesso. Pag sasabihin mo sa bata, charesso, o sa kasing edad mo, sa kakilala mo, sa best friend mo, charesso. Pero pag medyo matanda na sa'yo, mas matanda ng konti sa'yo, okay, charesso'yo. Okay, so pareho lang sila nung more polite form, o yung honorific, charesso'yo, charesso'mnida, parang ganon. Okay, so again, good job, charesso, charesso'yo, okay, ang galing mo, okay, bravo, parang ganon. Na i-perfect mong exam mo, charesso, magaling ka, parang something like that sa English, sa Tagalog. So, charesso, charesso yo. Okay. Are you out of your mind? Or, are you crazy? Parang sa atin, paano ba yun sa Tagalog? Natatanga ka na ba? Parang something like that? Parang, naloloko ka na ba? Naloloko ka na ba? Okay, ganon. Are you crazy? Sa salita nila is, michoso, parang tinatanong mo, diba? Are you crazy? Michoso, okay, so sa bata, o sa ito yung walang respect, walang po at opo. Pag may po at opo na, michoso'yo, parang tatanong mo sa kanya, michoso'yo, okay, so, did you have lunch? Nagtanghalian ka na ba? Okay, chomsim mogoso, walang po at opo. Chomsim mogoso, pag naman may po at opo, kumain na po ba kayo? Chomsim mogoso'yo, chomsim mogoso'yo, okay. Don't get me wrong, okay? Don't get me wrong. Uweyaje masayo. Itong uweyaje masayo, parang don't get me wrong, huwag mo akong sisihin, parang ganon. Don't blame me, parang ganon yung malalim na meaning nito. Parang huwag mo na akong sisihin, huwag na kitang sisihin, huwag mo siyang sisihin, huwag mo akong sisihin. Parang uweyaje ma, okay? Uweyaje ma, huwag mo akong sisihin, don't get me wrong. O ano pa ba yung ano? Yun, don't get me wrong. Uwe hajima sa'yo. Okay? Uwe hajima, walang respect. Okay? May po at opo. Uwe hajima sa'yo. Okay? So, dun sa informal, minsan yung mga words niya, lagyan mo lang ng yo or ng po at opo sa atin, magiging formal na yon, magiging polite form na yon. Pero hindi lahat ng words nalalagyan mo lang ng yo is magiging formal na. Merong mga words o mga phrase na naiiba mismo yung words. Okay, yung susunod muna. It's clean or malinis. Malinis ito. This is clean or clean, malinis. Sa walang po at opo. Kekut he. Ang basa dito is kekut he.
Kekot heyo sa formal, sa may po at opo, lalagay mo lang ng yo. Kekot heyo. Okay? Tapos, have you eaten? Kumain ka na ba? Okay? Kumain ka na? Kumain na po kayo? Okay? So, katulad ng nasabi ko, mayroong ibang words na lalagyan mo lang ng yo, magiging formal na. Pero ito, ibang words mismo. Okay? Have you eaten? Or kumain ka na ba? Ah, mo gusto? Yung walang respect? Walang po at opo. Ito naman yung sa formal. Pak mo gusto yo. Okay, nilagyan na lang yo sa formal. Pero sa most or more polite form, naiiba na talaga mismo yung word. Tulad nito, pap to shoso yo. Pap to shoso yo. Okay, ginagamit ito sa mga superior natin, sa mga parents natin, sa mga boss natin. Pap to shoso yo sa matatanda. Okay, so kung sa walang po at opo is pap mo gusto, dun sa isang formal naman, pap mo gusto yo, sa kaedad mo, sa mga bagong kakilala, sa medyo konti lang ang agwat ng edad sa atin, pap mo gusto yo. Dito kasi kahit magkaibigan, kahit magkaedad, nagpopo at opo, hindi kagaya sa atin na kapag pareho lang tayo ng edad, pwede nang hindi magho at oho, di ba? Dito, kahit magkaedad or magkakilala lang, nagyoyo na. Okay, so pap mo gusto yo. Ito naman, sa more polite form, as what I said, sa matatanda talaga, pap to shoso yo. Yung mogoso, nagiging to shoso. To shoso yo. Okay, to shida, mogoso. Okay? Pap to shoso yo. Okay, so ito naman, masarap. It's delicious. Okay? Mashita, walang respect. O, nakilong dito. Masisoyo. Nawala yung oyo. Masisoyo. Nawala yung ano niya. Mashisoyo. So, ito, may yun na to. Ah, pareho lang pala. Kaya hindi ko na siya sinulat. Okay. Mashisoyo. Okay. Ah, yung more polite niya at saka yung formal, isa na lang din yun. Mashita. Mashisoyo. Mashisoyo. Okay. Mashita. Mashiso. 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 Okay. Mashita or mashiso. Ito yung salitang ugat. Okay. Delicious. Masarap. Mashita. Mashiso. Mashiso yun. Okay. I-check ko lang. Okay. Nakikita nyo pa. Ulitin natin. Yung informal, formal, or more polite. Pag sinabing informal, parang yung casual. Casual na pag-uusap, walang po at opo, gagamitin sa bata, gagamitin sa mga best friend mo, or yung kaklose mo na pwede nang... At tulad ng nasabi ko, dito kasi kahit magka-age, nagpopo at naghoho, nagpopo, ganon. Hindi lang sa matatanda. So, eto, informal, yung casual sa mga bata or sa mga sobrang close mo na pwede nang hindi mag-ho at oho. Okay? So, again, good job. Okay? Chareso. Chareso yo. Pareho lang sila. Are you out of your mind? Are you crazy? Naloloko ka na ba? Naloloko ka na ba? Sa salita ni Liz, michoso. Sa informal, sa bata, sa ka-age mo. Michoso yo. Sa matatanda, sa may respect. Okay, kumain ka na ba? Did you have lunch? Kumain, nagtanghalian ka na ba? Chomshim mogoso? Chomshim mogoso? Okay, yung formal, chomshim mogoso yo? Okay, so don't get me wrong, huwag mo akong sisihin, parang don't blame me. Okay? Uwe hajima. Okay? Uwe hajima. With respect, uwe hajima sa'yo. Uwe hajima sa'yo. Okay? It's clean. Malinis ito. Kekute. Kekute, okay? With po at opo, kekuteyo. Malinis po ito. Malinis, malinis po ito. Malinis po ito. Malinis po ito. Ganon. Have you eaten? Kumain ka na ba? Pap mo gusto? Okay? Sa mga bata, sa matatanda, pap mo gusto yo. Sa mga parents, sa mga superior, sa mga boss natin, pap tushyo sa'yo. Pap tushyo sa'yo. Pap tushyo sa'yo. Okay. So,